pork, hiwain natin siya ng ganito kanipis. Tapos, ayan, pupukpukin natin siya sa ano, sa likod ng ating ano, itak. Ayan, parang itinderize natin siya. So, ganyan lang. Ayan, ganyan, nakatinderize na siya. Pwede rin makapal-kapal ng konti. Tapos, yan. Tapos, ito yung aking lulutuin ngayon. Ayan. So, ito na po siya. Ito na po yung ating pork. Ayan, naka-ano na po siya. Ayan. Gamit natin yung likod ng ating panatad ng ating kutsilyo. So, lalagyan ko na po siya ng imarinate ko na po siya. Ito po yung sangkap natin. Ito yung pork. Ayan, yung pork kanina na tininderize natin doon sa likod ng ating itak, ating kutsilyo. Kung kayo po ay walang pamukpok na pang tenderize, pwede rin po yung katulad ng ginagawa ko na pinupukpok lang ng ating sa likod ng itak. So, ito yung mga sangkap niya. Ito ay black pepper. Ayan, yung ground black pepper. Asin. Ayan, kunting asin lang po. Tapos, may asukal tayo kasi mga Chinese naglalagay sila ng kunting asukal. Tapos, depende po sa dami ng itlog akin kasi medyo parang medyo marami yung aking karne kaya ginawa kong dalawang piraso yung aking itlog. Pero yung itlog po na ito ay small po siya. So, mayroon po tayong panko or breadcrumbs and then ito po yung ating cornstarch. Ayan. So, ngayon po, magmamarinate muna tayo ng ating meat. Ayan, may soy sauce din po tayo. Ayan, may soy sauce po din tayo kasi kailangan po ng soy sauce. Ayan, 1 tablespoon po na soy sauce. Kunting-kunti lang po na asin. Peach lang po na asin. Tinatawag po na peach na asin. Yun lang po. Kasi mahirap po yung umalat. Tsaka may toyo na po eh. Tapos, kunting asukal din. Yung asukal naman hindi lang karamihan kasi sila dito hindi sila gumagamit ng bitchin kaya asukal yung ginagawa nila. So ngayon po malinis po ang kamay ko. Ayan, hahaluin po natin siya. Imamarinate po natin siya bali ng mga 20 minutes lang. Tapos yan, haluin natin siya. Tapos saka natin siya iaano mamaya sa itlog. Isasaw-saw sa itlog tapos arena. Ayan. Ayan na po siya. Nakahalo na. So, imarinate natin siya. Hayaan natin siya. At babatihin ko naman yung itlog habang minamarinate natin yung ating meat. So, ayan po. Hindi naman po ano sa iban. Wala naman po itong ibang way. Kundi ganyan lang po, diba? Ayan. Balikan natin mamaya. Ilagay na po natin yung ating corns. Ano? Yung ating black pepper. Kalimutan pala. Ayan. Tapos haluin po natin siya. Hanggang sa ma-mix yung ating black pepper. Ayan. Start na po tayo. So, ayan. Gagamit po tayo ng kamay. Ayan. So, iganyan natin. Ayan. Tapos, balik dyan. Ayan po. Iano na po natin sa ating breadcrumbs. Ayan. Ganyan lang po ang ano. Ating gagawin. Tapos ilalagay natin siya dito sa ating plato.
So ayan, continue lang po natin siyang gawin. Ah, pwede rin naman po, nasa inyo po, kung ayaw nyo po ng masyadong matrabaho, pwede rin naman po na i-ano po siya, ipagsamahin na yung itlog, tapos minsanan na lang siyang inaano sa tawag nito. Ayan, yung breadcrumbs natin, ayan. Malagkit lang po. So, ayan. Ganyan natin. Same na procedure lang po. Ayan na siya. Ilalagay natin siya dyan. Ayan. Ito na naman. Ganun na naman ang gawin natin. Ayan. Tapos, ayan. Balik doon. Para tapos dito sa ating breadcrumbs. So, ayan siya. Continue lang po natin gawin hanggang sa matapos po siya. So, ayan. So, ito na lahat. Tapos na. Ayan na siya. Ayan. Ito na yung ating mga ano. Tapos, ipa-fry na lang natin siya mamaya. I-deep fry po natin siya. So, mamaya, samahan niyo ako sa pagprito.
Okay.